Ang ating kasaysayan ay tungkol sa isang lihim ng mag-ina sa Baryo Bungong Burol na dapat lang ipaglihim at walang makakaalam. Ikaw na ikaw pa rin. Amoy kalabaw pa rin. Ano pa rin nga? Ba't nagkakagulo? Huwag mo na tingnan yan. Bakit? Gaya pa rin ang dati. Malalo ba yung kwento ng mga matatanda? Yung tukol sa mga taong panike? Ay, naku, Nardo. Yun naman, mga kwento lang sa atin yun. Parang maniwala tayo. Rosa, totoo yung sinasabi ko sa'yo. Totoong may taong panike. Sino sila? Teka, Rosa. Ito. Mabuti naman. Dumating ka bago dumating ang Linggo. Kung hindi, susundin ka namin. Nagulat nga ho ako na matanggap ko yung telegrama eh. Inay, siya nga ho pala. Kanina ho nung padating ako, dyan sa may labasan, meron pong mga nagkakagulo. Meron daw pong pinatay ng taong panike. Ay, kaaraw ako na nga pala sa Linggo, no? Oo, hindi na tao na debu. Alam niyo, sa Maynila, pinaghahandaan po nila yan. Maghahanda rin naman tayo, ah. Totoo ho? Kung sa mga taga-Maynila, mahalaga ang pagdating ng ganong kaarawan. Sa atin, masigit pa ron. Alam mo, Rosa, kahit saan sulok ka naroon, pipilitin namin na hanapin ka. Dahil kailangan sundin natin ang kaugalian ng ating ninuno. Ano kung kaugalian? Rosa, sige, kumain ka tapos ng pagkain mo. Saka mo na lang malalaman ang lahat. Tapos nga ako, pero eto. Bukid pa rin ang bagsak ko. Eh, di ba talaga naman para sa bukid ang pinag-aralan mo? Tsaka ano naman ang gagawin mo sa Maynila? Susundan kita. Hahanapin kita. Nag-aalala kasi ako, baka mamaya kung napapaano ka na. Eto ka na naman. Hindi ba sabi ko naman sa'yo? May trabaho na ako. Yung nga lang, wala akong kotse, hindi pare sa mga nakikilala mo sa Maynila. Hay nako, Mr. Leonardo Patricio, huwag kang maawa sa sarili mo dahil nandito ka sa bukid. Kung alam mo lang ang buhay sa Maynila, tinan mo ko, magagaya ka lang sa akin. Uuwi rin ako, dito rin ang bagsak ko. Maghahanap na lang ako dito ng trabaho. At saka hindi ako mukhang kotse. Totoo? Dito ka na lang? Oo! Dito na lang ako. Hindi na ako alis. Teka. Talagang. Esther, wala ka bang napapansin kay Rosa? Ano yan? Lumaking. Napakaganda. Matalino. Kakaiba sa atin lahat.
Naku, Esther, kailangan eh. Hanggat maaga pa eh, lumakad na tayo. Nasaan kaya ang batang yon? Nandiyan lang yan. Maintindihin yan. Nakikipagkamustahan. Ate, ano ba ang binabalak mo sa kaarawan ng pamangkin mo? Pahala na. Ha? May alam ako. Ano yan? Tignan natin mamaya kung naroon. Siguro yung sinasabi ng taong panik eh. Ang gagawin natin ngayon? Ako sa'yo, yun ang taong panikin. Mag-iingat ka! Sa toyang. Nay? 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 Sa toyang. Naiwanan mo na kabukas ang pinto. Ganun mo ba? Sige. Magpahinga ka na. At marami pa kaming gagawin eh. Sige ho. Sige na. Ganda. Alam mo, Rosa, nahalta ako nanay mo. Parang ayaw na ayaw sa akin. Nagmamagandang hapon na ako ng isang araw. Sukat ba namang irapan ako pagkatapos tumalilis ng alis? Anong gagawin natin? Wala naman tayong magagawa kung talagang hahadlangan tayo ng inay, di ba? Sabagay. Pentero lang si Tay. Si Yunoy naman, naglalabas ibang tao. Swerte na kung makapag-kumpuni si tayo ng ibang bahay sa loob ng isang taon. Ako naman, kung hindi pa ako... Nardo, mahal mo ba ako? Thank you.
Saan ka galing? Diyan lang po sa bukid, inay. Sinong kasama mo? Sina o Sinardo lang? Magkaano lang, inay. Tigilan mo na yan, Rosa. Tigilan mo na yan mga kaululang pangarap na yan. Dahil kahit kailan, hindi kayo maaaring magkatuluyan ni Nardo. At ng kahit sino lalaki. Naintindihan mo ba ako? Ito rin ang inaalala ko. Baka magsisi ka sa bandang huli. Ilang oras na lang, makakasama natin si Rosa sa paglipad. Natatakot lang ako sa inuugali ng batang yan. Naku, Esther, hayaan mo na lang siya. Talagang ganyan ang mga bata. Pag nalaman na niya ang tunay niyang pagkatao, magbabago siya. Buti pa eh, puntahan mo't tawagin na si Rosa. Sige. Bahala siya. Ayaw niyang makinig. Ayaw niyang sumunod. Tingnan ko kung hanggang saan ang tigas niya. Esther! Esther! Maawa ka kay Rosa! Esther! Tikman mo, Rosa, ang galit ng iyong ina. Sinusumpakta!
pagkagat ng dilim. Sasalin sa katauhan niya ang kapangyarihang itim. Thank you.
Ngayon, ganap na siyang taong paniki. Ipuli natin sila lahat. Kanunayo na sila ito. Talagang dila nakapuslet. Tama naman yung tsaya nun. Magpet. Lalo na yung airmat. Alam mo naman ang ugali ng pamilang yun eh. Sila lang dito sa bahay natin ang hindi marunong makisama. Hindi ba kayo nagtataka? Sila lang dito sa bahay natin hindi nagsisimba. Natin pag-usapan yun. Tingnan mo nga dyan. Guluto na yung isang bulutan doon. Vera. Eh, tayo. Ito pulutan oh. Thank you.
Pulutan, no? Sarap. Mago! Ay, Kapital, may nakita akong tao paniki. Ha? May kinakain tao. Saan? Dito sa banda rin, sa may kauyan. O sige. Vincent, Jun, kuhanin niyo yung mga gulok niyo, tsaka yung mga armas niyo. Tawagin niyo na pati yung mga kalalakihan. Kukunin ko lang yung baril ko. Tara, tara. Tumayon niyo. Kumuha ng kahoy! Tosa? Oh, kuha na kapag-alaw!
Rosa! 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 Gusto mo akong makita, Nardo. Nandito lang ako. Nasaksihan ko ninyo ang isa pang kasaysayan na maaaring nagaganap pa hanggang sa ngayon. Sino ang makapagsasabi? Maaaring sa pagbuklat ko ng aking aklat ay kasaysayan mo ang aking mailahad. Naway nakapag-iwan po sa inyo ng munting aral ang ating kasaysayan. Magandang gabi sa inyong lahat.